It's me again, Ate Ganda. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga lulutuin ko. Tara, let's go! Broccoli, sibuyas, calamansi, toyo, and Knorr seasoning, and barbecue marinade. Ito ngayon ng beef ko, lalagyan natin siya ng toyo. Hinalon ko siya ng barbecue marinade para medyo manamis-namis. Pumapasok yung ano niya, yung tamis niya. Tapos ito, Knorr seasoning. Ito pa importante, itong malakas magpasarap. Knorr seasoning. Tapos, lalagyan ko siya ng calamansi. Then, titimplahan ko din siya ng konting sugar. Itong sugar ko, tuwing ko na ito inaalis dito. Dahil kasi, lagi ko siyang pantimpla. Hindi ko na siya inaalis. Ano niya, tinitimplahan ko din siya. Masarap yan yung manamis-lamis. Itong broccoli nito, dahil dalawa, 123. Ang mahal ng broccoli. Ayan, ito na. Ito ngayon, natimplahan ko na siya, nakumpleto ko na, Knorr seasoning, barbecue marinade, coating toyo, coating asukal at calamansi. Ngayon, ganyan. Kasi ako, kung magluto ako nito, hindi ako contento na ipiprito mo siya. Sabi nga, prito lang, sandali, para ano, hindi, matigas pa rin. Gusto ko talaga, pinapalambot ko para masarap kainin. Pag-uya mo, talagang malambot. Kaya, ang gagawin ko sa kanya, ipipressure cooker ko muna siya. Pag napalambot ko na siya, at siya ako siya, syempre malambot na, igibisag-isa ko na lang siya, masarap na yun. Tapos yung pinagbabaray niya, isasama ko yan. Tapos titimplahan ko pa rin ng konti. Lalagyan ko siya ng konting margarine para masarap. Sa akin, hindi na uso yung imamarinade mo pa, i-stack mo pa siya ng ilang oras. Ako hindi ganun. Siguro, ewan ko, kasi iba, ganun eh, no? Pero sa totoo lang, masarap siyempre yun. Eh, kaya lang ako, on the spot, niluluto ko na, pero bakit masarap? Siyempre, nasa pagtitimpla rin yun. Saka, style mo ng pagluluto, kung paano. Yan, okay na siya. Papalambutin ko muna siya sa pressure cooker. Gusto ko talaga malambot. Tapos, mamaya ko siya iluluto na pag-isa-isa. Oh, maganda, masarap yun. Papakita ko siya. Eto, pinapalambot ko na muna, i-style ko muna yung mga young corn. Broccoli, at saka yung pinaliin parang stem ng broccoli. Iniisip ko muna nga konti. Mamaya, igigisa ko siya sa butter. Ito na, mag-igisa na tayo. Lalagyan ko siya ng konting margarine. Pero dapat meron din dairy cream, mas masarap. Ayun, naubusan ako ng dairy cream sa rin. Pero ito, okay naman to, flavor ko nga ito. Hindi ito nawawala sa aking margarine. Pinaghahalo ko dairy cream at margarine. Medyo inubos ng mga anak yung dairy cream. Wala na pala ako sa rin. Hahaloan nyo rin ng konting oil. Tapos, igigisa ko na yung bawang. Napalambot ko na yung baka, ha. Sibuyas. Ito na yung napalambot kong baka. Ang konti, 300 pesos ang konti. Kinalambot ko siya at nilay sa cooker ko.
nagbago siya ng konti. Nilagyan ko rin nga pala siya ng baking kanina. Nung pinakita ko siya yung hindi kumalaga na best brand, pero siya isala sa Freddy Burger. Ginaid siya ng tinang. Yan, eto yung pinagpalambutan niya. Unti-unti ko siya ilalagay, pero hindi ko na ilalagay kasi medyo madami. Para umasok lang sa loob yung... Hanggang sa patutuyo-tuyo ko siya ng konti. Ayan. Unti-unti lang. Kaya ako hindi na ako nagmamarinate ng 3 hours, 2 hours. Hindi na. Kasi pag niluto mo rin naman siya, papasok din ang lasa niya. Manunot din siya sa loob. Kaya hindi mo sasakan yung pinagtatagal pa ng 3 hours. Naluluto ko na rin na gano'n talaga rin ba ng lasa. Kaya unti-unti ko ilalagay ito hanggang sa patutuyo-tuyuin ko para lang maglagkit-lagkit siya. Ito na siya, o. Tingnan nyo, o. Naglahabang yun, unti-unti ko yung pinaglagaan niya. Ayan, o. Manunood talaga siya kahit hindi mo siya i-marinate ka lang 2 hours pa. Ayan, o. Lumalapot-lapot siya. Ang ganda, patutuyo-tuyo ko yan. Parang nagmamantika na lang. Okay. Ito, maganda na. Lalagyan ko din siya habang pinatutuyo ko siya. Lalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Minsan yan, pag ganyan, minsan madalas hindi ako palatikin eh. Pag naguluto ako, may time na talaga hindi ko siya natitikma. Pero minsan yan, ganito, minsan para lang maano ko, minsan tumitikma ako. Pero kami yung minuto kahapon, naluluto ko, pag hindi ako tutikin. Hindi, uso sa akin yung one spoon na sugar, one spoon na ganito, one hot na ganon. Hindi ako sanay ng ganon kasi may ano ko, tansyahan. Kung bagay sana, sanay ako na ganon lang. As to, walang tikim-tikim, kita yung minuto. Hindi ko tinikman yun. Ewan ko, pero sure na ako na talagang tama ang timpla ko. Dadagay ako siya konting nor seasoning para may bakubang ko. Kasi ito nagpapapamuti eh. Ayan, naglalagkit na siya. Tapos isang pagka natuyo-tuyo na yan, magkonti, nagpapantika-pantika. Eh, kailangan. Gusto na naman ang mga anak ko. May konting salsa. Pero ako, ano mo, gusto ko, medyo tuyo-tuyo na konti eh. Sila, gusto nila, may konting sauce. Kaya nisa, pinag-aaway namin. Gusto nila, mami, nasa kayo ka na may sauce eh. Kaya napipilitan ako. Eto na ang last. Pinapawisan na si Ate Ganda. Last na to, ilalagay ko siya sa ibabaw. Na-steam ko na siya. Habang ni-steam ko, nilika ko lang ng konting magic sarap. Sasama ko na siya. Para lumasa naman sa kanyang mga ano. Tignan nyo, oh. Malapot-lapot na siya. Ako, hindi, kahit hindi na ako mag-cornstarch, oh, tignan nyo, malapot-lapot na. Nasa pagluluto talaga yan, eh. Luto na ang deep broccoli ni Ate Ganda. Ayan, tingnan nyo, asarap. May konting sauce kasi mga anak ko gusto nila ng sauce. Ayan. Oh, pero hindi na ako naglagay ng cornstarch kasi medyo naglalapot-lapot na siya habang niluluto ko. Kailangan, may konti tayo ng oyster sauce para lumapot ng konti. Ito, oh. Pababa ko. O, tapos na tayo. Luto na. Sa susunod na araw, lagi niyong abangan ang pagluluto ni Ate Ganda. Don't forget to like, share, and subscribe!